Para sa aming mga sundalo, ano nga ba ang mga bagay na hindi naman makakalimutan tungkol sa ating mahal na presidente, si PRRD? Kung tunay ko kayo mga katropa, i-press ninyo ang like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Bago kayo pagpatuloy ating video, shoutout muna sa tropa ng 1st Scout Ranger Regiment, lalo na sa mga astig na members ng 10th Scout Ranger Company. Yan ang aking dating unit nung ako ay company commander. Isa ring pagbati para sa mga participants ng Pudtul Bike Race sa lalawigan ng Apayao. Galingan ninyo and isang karangalan para sa akin ang makapagpasaya sa inyong lahat. Kahapon lamang ay nasaksihan natin ang paglisan ng ating mahal na Pangulo, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, na nagtapos ng kanyang termino bilang mahal na Pangulo ng Sambayanang Pilipino. At sa isang seremonya, nakikita natin na malugod ang pagbati ng ating mga kasundaluhan, mga kawani na nag-witness doon sa kaniyang departure honors. Napakataas ng trust rating ni Presidente Duterte kahit paman sa napakaraming batiko sa kanya, bagkos ay para sa aming mga sundalo na darama namin ang kaniyang taos-pusong pagmamahal para sa mga tropa, sa mga kapamilya, at sa sambayan ng Pilipino. Ilista ko ngayon ang apat sa hindi makakalimutan na mga bagay kung bakit mahal na mahal si Presidente ng mga kasundaluhan. Una, si Presidente Duterte ang nagtaas ng sweldo ng mga sundalo. Kung dati ay talagang tamang-tama, kasya-kasya lang, saan kinukulang pa kung maraming anak ang isang sundalo, no? At nahihirapan kami na tustusan ang kanilang pangailangan. Ngayon, sa enlisted personnel, doblado. At sa amin mga officers, talagang tumaas yan at nagkaroon ng increment, ang increases nung simula nung around 2017. Kaya, hindi siya makakalimutan dahil malaking ginhawa po para sa amin ito. Pangalawa, siya rin ang nagbigay ng sidearm sa lahat ng mga sundalo. Makikita nyo ngayon, pati enlisted personnel ay meron ng mga personal defense weapons kagaya ng Glock pistol at yung Arms Corps RIA. Yan ay dahil sa ating mahal na Pangulo. Kasi sabi niya, you must be able to defend yourself even if you are on vacation. Kaya ang ginagawa namin sa Army, nagtitraining kami sa aming mga kasundaluhan paano gamitin ang firearms para pwede nila itong gamitin na ipagtanggol ang kanilang pamilya at sila mismo kung talagang kinakailangan. Pangatlo, si Presidente Duterte ay talagang nakikita mo, nakikiramay kapag ang mga sundalo ay nasasaktan sa mga giyera o kaya yung mga binawian ng buhay, nagbuwis ng buhay sa tawag ng tungkulin. Makikita ninyo na sa mga nagdaang mga taon, siya lang yung consistent na talagang nakikita ng mga kapamilya ng mga sundalo, nakikiramay, nagpaabot ng tulong sa aking mga sundalo sa 33rd Infantry Battalion. Nakita ninyo, pumunta siya sa Davao City noong si Corporal Sumilhig ay bagong natamaan pa lang sa mga panahon na yon. At napakarami ang kanyang mga natulungan dyan kahit nung mayor pa siya na kung saan ang isang pribadong ospital ay welcome na welcome ang mga sundalo para gamutin. Pang-apat, si Presidente Duterte ay siyang may katha ng Executive Order 70. Ito ay para sa ating lahat. Ngunit sa amin ng mga kasundaluhan ay naging mas magana ang aming trabaho, nagapiin ang mga kaaway, itong mga komunistang terorista, dahil mayroon ng batas na siyang gabay para magtutulungan ang lahat ng mga ahensya ng bayan. At dahil dito, nakikita natin ang pagkaguho ng mga komunistang terorista sa buong Pilipinas.
At nakikita natin ang ginhawa na nararamdaman ng mga kababayan natin doon sa mga lugar na kung saan ay natanggal natin ang kanilang impluensya. Kaya dahil sa mga bagay na yon, para sa akin, personally, hindi namin makakalimutan ang ating mahal na Pangulo na taas pusong naglilingkod sa bansang Pilipinas at siya rin ay nagpadama ng kanyang pagmamahal lalo na sa aming mga kasundaluhan na nagsasakripisyo para sa ating bayan. Kayo, kung ano man ang inyong mga kalagayan sa buhay, ano ang mababanggit ninyo na mga bagay na siyang dahilan na hindi niyo rin siya makakalimutan in the most positive way? Ano ang naging impact ng ating mahal na Pangulo sa inyong buhay? Pakilagay sa comment section. And meron akong pabuya sa may pinakamaraming like doon sa kanyang comment, no? Sa kanyang input, sa kanyang engineer na ideya. Kung marami kayong ma-invite para mag-like doon, ay meron akong pabuya na prize para sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.